Good day sa lahat! Ngayon nga ay talagang magbabakbakan ang mga lakas na team. At ating ibigay ang latest issue at magaganap ngayon na laban. Narito po ang mga information. PVL latest update today. Mga kaganapan na dapat hindi nyo palampasin. Tots Carlos, wala na sa Creamline. Maylin pa at wala na din kaya. Yan po ating pag-uusapan today. Cherry Tigo at Creamline ligwak na dahil sa pagkawala ng dalawang star player. Capital One versus Petrogas. NX Led versus Cherry Tigo, Creamline versus Signal preview ating ibigay. At kung sino nga ba ang posibleng manalo ngayong araw ng mga team. At Eliza Valdez, kailangan ibabad ngayong laban sa Signal para manalo? Yan po lang ang ating pag-uusapan kay before that. Don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Latest, Eliza Valdez, kailangan ngayon ng Signal. Penom, dapat ibabad, sabi ng nakakarami. Alam naman natin kakayahan ni Penom. At ngayon nga usap-usapan na hindi daw makapaglalaro itong si Tots Carlos na sa Creamline. Dahil nga, na-drop na daw ito. Kaya Eliza Valdez for the rescue. Alam naman nating lahat na rumor pa lamang nga ang nagkakalat sa social media na magiging import itong si Tots Carlos. At itong si Maylin Paat ng Cherry Tigo sa Kobo nga o sa Korean Volleyball League. At sa tingin ko ay hindi pa naman tapos ang kanyang kontrata sa Creamline at itong si Maylin Paat sa Cherry Tigo kaya makapaglalaro pa ata sila. Ito ay hindi pa naman sure ngunit para sa akin ay maglalaro pa ata itong si Tots Carlos at Maylin Paat. At wala na pa naman nilalabas sa confirmation na talagang na-drop na sila sa bansang Korea para lumaban doon. At kung sakali naman na hindi makapaglaro talaga na itong si Tots Carlos sa Creamline ay talagang kailangan nila itong si Eliza Valdez at itong si Michelle Gumabaw. Lalong-lalo pa napakalakas ng kanilang mga kalaban ni Mayamaya lamang. Ito ay ang Signal HD Spikers. Talagang kailangan nila ng magagaling na wing spikers ng Creamline. At dapat maganda ang laro ng setter nilang si Kelly Grito dahil nga napapansin ng ibang netizens na parang tuliro daw at hindi maganda ang ibang set ni Kelly Grito. Ngunit na ipapanalo naman ang laro. Ngunit kailangan na kailangan siya ngayon ng Creamline laban sa Signal HD Spikers kung sakali man mawala na itong si Tots Carlos at dapat mapagana niya ang kanya mga wing spikers dahil alam naman natin na very effective naman lahat at napatunay na noon pa ng Creamline Cool Smashers. Kaya good luck. Marami rin nagsasabi na talaga naman maliligo na daw sa top 4 o sa semifinals ang Cherry Tigo at Creamline kung sakali man umalis itong si Tots Carlos at Maylin Paat. Para sa akin nga, alam naman natin talagang malakas ang dalawang player na ito at kailangan sila sa kanilang team. Para sa akin, mawala man si Tots Carlos ay may bala pa rin ang Creamline. Ito ay si Michelle Gumabaw na alam naman natin na may napatunayan na at talaga namang maaasahan din sa loob ng court. Ngunit para sa akin, sa kabilang dako naman sa Cherry Tigo crossover ay mahihirapan na ang Cherry makapunta sa semis kung sakaling mawawala ang kanilang isa sa pinakamagaling na opposite spikers na si Maylin Paat. Ngunit kung sakali man may pagkakataon na matanggap sila, syempre grab the opportunity. At good luck na lamang sa team nila. At atin naman bigyan ng preview ang magiging laban nga ng Creamline versus Signal maya-maya lamang. Alam naman natin na magiging maganda ang laban na ito, especially magaling na team ang Creamline at Signal na talagang bakbakan ang magaganap. Dahil nga alam naman natin na may talo na din ang Creamline Cool Smashers at base nga sa standing ay may pig-isang talo pa lamang ang Creamline at Signal na nasa rank 1 at nasa rank 5. Alam naman natin kung ating ibabase sa kanilang standing ay talagang magiging bakbakan ang laban at hindi natin alam kung sino ang mananalo. Especially, may chance din na manalo ngayon ang Signal HD Spikers dahil nga sa pagkatalo nga ng Creamline kontra nga sa Cherry Tigo crossover. Alam naman natin na napagaling pagdating sa defensa ang dalawang team na ito. At kahit na sa Black Kings, talaga namang medyo angat dito ang Signal HD Spikers. Pagdating naman sa opensa ay may laban din ang Signal ngunit para sa akin mas lamang ang Creamline. At sa service naman ay halos pantay lamang kaya magiging maganda ang laban nila mamaya. At kung sakali man talagang wala itong si Tots Carlos, at talagang may bala naman ito ay si Michelle Gumabaw at need talaga nilang palaruin at ibabad si Eliza Valdez dito. At kung sakali naman na magkatotoo. Kaya good luck na lamang sa both teams. Bigyan naman natin ng preview ang magiging laban nga ng Capital One versus Petrogas Angels. At naman natin na dehado nga ang Capital One kontra nga sa malakas na team ngayon na Petrogas.
bukas. Lalong-lalo pa, unstoppable pa rin at talagang naunguna pagdating sa opensa itong si Brock Van Sickle. Samahan pa rin sa Betty na talagang unstoppable din pagdating sa scoring. Marami ang sasabing baka tambakan lang daw at may straight sets lang daw ng Petrogas ang Capital One. Wal-wal-wal atin na lang yung tutukan kung talagang magkakatotoo. May mga fans din nagsasabi na dapat din palaruin din itong si Myla Pablo dahil daw magaling naman daw itong si Myla at marami na nakakami sa kanyang laro, especially sa Capital One ang kanilang mga kalaban at talagang gustong-gusto rin siya makita, kaya good luck na lamang sa Capital at Petrogas. Preview naman ang magiging laban ng Cherry Tigo at NXLED. At base naman sa past performance nila ay talagang dihado para sa akin ang NXLED, especially lumalakas ngayon ang Cherry Tigo crossover. Ngunit alam naman natin na bilog ang bola at may laban na rin sa ngayon ang NXLED, lalong-lalo pa unstoppable din dito itong si Ivy Laksina. At base nga sa nagkaroon sa social media ang rumor na aalis si Mylin pa at mas lalong gaganahan daw ang NXLED na makalaban ang Cherry. Especially itong si Mylin ay isa sa pinagkakatiwalaan ng Cherry Tigo pagdating nga sa opposite spiker position. At kung sakali daw ay talagang hindi na maglaro si Mylin ay mahihirapan din kahit papano ang Cherry sa magiging laban nila. Ngunit alam naman natin na may mga bala pa din ang Cherry Tigo kahit nawala si Mylin pa at minsan nga ay talagang binabangko ito. Kaya magiging maganda rin ang laban nito mamaya, kaya good luck na lamang sa both teams. At atin naman ibigay ang prediction kung sino nga ba ang mananalo sa laban nila maya-maya lamang. Para sa akin, kulang pa nga ang Capital One para matalo ang Petrogas Angels. Kaya para sa akin, panalo ang Petrogas sa laban nila mamaya. Sa second game naman sa Cherry Tigo versus NXLED, para sa akin, panalo ang Cherry Tigo. Especially, may tinalo na ang Cherry Tigo na malalakas at veterans team. At sa last game naman, ang labanan ng Creamline versus Signal. Ay hindi ko pa masyadong ma-predict kung sino ang mananalo dahil nga pareho magaling ang team na ito. At kung sino man manalo ay deserve naman. Ngunit para sa akin, ang prediction ko parang Creamline ang mananalo. And well, prediction lang naman yan at talaga namang sila ang gagawa kung talagang para sa kanila ang laro at maipapanalo nila. Kaya naman good luck na lamang sa lahat ng team na maghaharap-harap mamaya. Kaya guys, sa tingin ninyo, makapaglaro pa kaya mamaya itong si Tots Carlos at Mylin Paat sa kani-kanilang team? At malaki ba ang kawalan nila kung sakaling madadrop sila o magiging import sa Korea? Naniniwala ba kayo na isa sa mga dahilan na talagang kaya gumaling ang Cherry Tigo ay dahil nga sa kanilang setter na si Bicar? Para sa inyo, setter kaya ang kulang sa Creamline at baka daw manalo ang Signal dahil nga sa magaling ang setter ng Signal na si Jel Cayuna compare kay Kyle? Dapat bang ibabad si Phenom Alay sa Valdez para maipanalo ang laro mamaya? Manggawa naman kaya si Ivy Laksina upang pahirapan ang kalaban nilang Cherry Tigo mamaya? Makaisang set lamang kaya ang Capital One sa Petrogas o kaya naman tambak sila? I-comment nyo na ang lahat ng iyong kasagutan. Kaya before that, don't forget to like, comment, subscribe for more updates. Thank you.